Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong marinig ni Giselle galing sa bibig ng kanyang daddy, pagkatapos nilang puntahan itong mag-ina sa presinto, itong si Moira at itong si Zoe na nasa kulungan, nang magsalita itong si Don Pipi, nang pagsabihan ito ni Don Pipi itong si Zoe na hindi umano ito totoong apo ni Don Pipi, kung kaya't ang inagulat naman din ito ni Giselle, at agad naman din itong naisipan ni Giselle na kaya pala umano nagawa ni Zoe na itulak ang kanyang ama sa bangin dahil hindi mano nito totoong lulo ni Zoe itong si Don Pipi, kung kaya't malakas umano ang loob nito na itulak dahil hindi umano ito naaawa, hindi umano sila magkadugo. Kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Giselle na baka kailangan umanong malaman ni Lynette ang katotohanan, na agad naman din itong tinawagan ni Giselle itong si Lynette, ngunit hindi nito sinasagot ni Lynette ang kanyang cellphone at ring lang ito ng ring. Kung kaya't pagkatapos itong kausapin ni Giselle itong mag-ina na sa kulungan, ay agad naman din itong nagtungo itong si Giselle sa East Ridge Hospital upang kakausapin itong si Lynette at sabihin ni Lynette ang katotohanan, kanyang nalalaman na hindi umano nila totoong pamangkin itong si Zoe, at ang totoong ama umano nito ni Zoe ay walang iba kundi ang asawa ni Lynette. So dali-dali itong nagtungo itong si Giselle sa East Ridge Hospital, at nang makarating na itong si Giselle sa East Ridge Hospital ay agad itong nagtungo sa opisina ni Lynette. Ngunit nang pagkadating nito ni Giselle sa opisina ni Lynette ay wala si Lynette, kung kaya't dali-dali naman din itong nagtanong si Giselle sa mga tauhan kung nasaan umano itong si Lynette, at dito agad naman din itong itinuro sa mga tauhan na nasa opisina umano Dr. Carlos itong si Lynette, kung kaya't hindi naman din ito natatakot itong si Giselle na nagtungo sa opisina ni Dr. Carlos. Ngunit habang naglalakad itong si Giselle sa hallway ay nakasalubong nito ni Giselle si Lynette sa kadahilanan na hindi naman din ito napigilan ni Giselle ang kanyang sarili, at agad nitong ipinakita ni Giselle ang kanyang daladalang cellphone kay Lynette, at agad nitong sinabihan ni Giselle si Lynette na anak umano nito to ng asawa ni Lynette itong si Zoe, at hindi umano ito totoong anak ni Ubing. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.